So mga tol, usaping remittance naman tayo. Dito tayo ngayon sa 7-Eleven. Bali, pakita ko sa inyo kung paano tayo mag-remit dito, no? Pasok muna tayo sa loob dun. Gamitin natin yung kiosk nila. Kasi pwede rin mag-download kayo ng ClickQ app. Kung di nyo naman alam gamitin yun, pwede rin dito sa 7-Eleven. May kiosk sila kung tawagin. Yung parang machine. So turo ko na rin sa inyo yung dalawa na yun. Ito, pasok na tayo sa loob. So yan, nandito na tayo sa kiosk machine. Click nyo lang yung bills payment. Tapos itong more. Click nyo lang yung loans. Yan, loans. Tapos, click nyo yung next. Yan, hanapin nyo kasi dyan yung dragon loans. Next nyo lang ng next. Yan. Hanggang sa makita natin. Oops, wala pa dito. Next ulit. Iyon, nakita na natin yung dragon loans. Ayan, oh. Yan. Yan ang dragon loans. Click nyo. Tapos, type natin yung mga hinihinging information. Saan ba makikita yung reference number? So, punta kayo sa Roadrunner app natin. Click nyo yung Roadrunner app. So, yan. Nandyan na kayo. Ayan ang ating Roadrunner. Ngayon, i-click nyo yung wallet. Wallet. Ayan, sa gilid. Pag-click nyo ng wallet, lalabas yan. Ayan yung presyo na nasingil natin na kailangan nating i-remit, no? Click nyo yung cash out. To, cash out. Magiging ganyan siya, mga tol, no? Ayun, makikita nyo na yung user ID nyo. Yan, yung ito, yung binibilugan ko. Ayan ang lagi nyo gagamitin sa tuwing magre-remit kayo. Tandaan nyo na, screenshot nyo na, kaya save nyo sa notes nyo. Yan. Ayan lang ang user ID nyo na gagamitin. So, yan. So, yan. Na-type nyo na yung user ID dun sa reference number, no? So, sunod dun, type nyo na yung contact number nyo. Yan. Pagkatapos ng contact number, type nyo yung pera na nakolekta nyo, yung cash collection nyo. Yan. Pag na-type nyo na lahat, click nyo yung next app. Tapos, type nyo ulit yung contact number nyo. Yan. Pagka-type nyo ng contact number, enter. Okay. Tapos, yan. Lalabas na yung resibo. Ito yung babayaran natin sa cashier. So, bayaran na natin para makaremit na tayo. Opo. Waiting. Salamat. So, ganun lang kadali mga tol. Pag sa kiosk, ayan ha. May resibo na rin tayo. At ito naman yung ano, sa pamamagitan ng ClickQ app. Ganito naman ang proseso kung paano. Panoorin nyo. So, yun mga tol. Ito naman yung ClickQ app na sinasabi ko. Kung ayaw nyo nang pumila dun sa machine ng 7-Eleven kasi minsan mahaba ang pila, may mga gumagamit na ibang customer, so sa cellphone pa lang pwede nyo nang gamitin to. Kumbaga mag i-type nyo lang yung mga information para diretso na kay sa cashier. So yan, download nyo lang tong ClickQ app na to na nakikita nyo. Yan, ako kasi na-download ko na, so open nyo na, click nyo open. So yan, yan ang lalabas, no? Download nyo lang siya sa Play Store o kaya pagka iOS kayo, App Store, meron yan. Yan, lagay nyo lang yung number nyo. Ayan. Yun lagi nyong ginagamit, ha. Ayan, tapos continue with mobile. Magsisend yan ng verification, ilalagin nyo lang yung matatanggap nyong verification. Ayan, tapos may agree nyo lang ito. Ayan. Yan, papasok na yan sa loob. Ayan na yung loob niya, no? So, ang gagawin naman natin, i-click nyo lang ang pay bills. Yan, mag-update yan, ha? Pay bills. Wait nyo lang, mag-loading. Yan, tapos, tol, click nyo naman ulit yung loans. Ayan, yung loans, sabi ba, yung diamond. Click. Ngayon, hanapin nyo yung dragon loans. Ayan ha, dragon loans. Yan lagi ang tatandaan nyo, dragon loans. Ayan, click nyo na yan. So yan, type nyo na ulit yung reference number ng inyong Roadrunner app. Ulitin ko ulit, saan ba makikita yung reference number? So balik tayo dito sa app. So punta kayo sa Roadrunner app natin. Click nyo yung Roadrunner app.
So ayan, nandyan na kayo. Ayan ang ating Roadrunner. Ngayon, i-click nyo yung wallet. Wallet, ayan sa gilid. Pag-click nyo ng wallet, lalabas yan. Ayan yung presyo na nasingil natin na kailangan nating i-remit, no? Click nyo yung cash out. To, cash out. Magiging ganyan siya, mga tol, no? Ayun, makikita nyo na yung user ID nyo. Yan, yung ito, yung binibilugan ko. Ayan ang lagi nyong gagamitin sa tuwing magre-remit kayo. Tandaan nyo na, screenshot nyo na, kaya save nyo sa notes nyo. Yan, ayan lang ang user ID nyo na gagamitin. So yan, balik na tayo dito sa Dragon Loans. Yung sinabi kong user ID, yan ang ilalagay nyo dito. NF0F8187. Ayan kasi akin. Sunod yung contact number nyo lang. Yan. Tapos yung halaga nung na-remit nyo, yung na-collecta nyo, di ba? 1,600.25 yung akin, di ba? Ayan lang, yan lang ilalagay nyo. Tapos click nyo lang yung confirm. Magbibigay yan ng ganyang barcode at ipapakita nyo lang sa cashier at i-scan nila para pumasok na yung remittance nyo. So ganun lang kadali. Pagka may app kayo ng click queue, hindi na kayo pila dun sa 7-11. Minsan mahaba kasi ang pila, no? Ulitin ko lang ha, para ito sa mga bago, sa mga hindi pa nakakaalam, sa mga kakasimula pa lang at bagong magre-remit pa lang, para may idea kayo, no? Good luck sa mga biyahe nyo, tol. So yun, mga tol, no? Sana naintindihan nyo yung na-explain ko kung paano mag-remit. Ganun lang naman kadali, sana hindi kayo malilito, no? Salamat, mga tol, sa kaunting oras. Ride safe po at good luck sa mga babiyahe, sa mga bago po. Lagi po tayo magdadasal, no? Salamat! Uwi na!